Pilihin ni Lord. Amen. Dahil may permissive will ang tao. Tama po ba? Amen. Ano mong gusto mo sa buhay na ito, hindi ka pipigilin ni Lord. Gusto mong maminom ng ng polidol, hindi ka pipigilin ni Lord. Gusto mo eh. Gusto mong magpakain sa putikit, hindi ka pipigilin ni Lord. Buhay mo yan eh. Pero ikaw ay bibigyan niya ng mga paalala, di ba? Sino ang nagde-desisyon sa buhay natin? Mrs. mo? Yung isa binata, no? Tapos yung nagka-asawa, nagkaroon siya ng sakit, asthma. Kaya pagkatanungin mo siya, friend, punta tayo sa ganito, ask my wife. Asthma siya, ask my wife. Kaya ang pangalan niya ng palitan, naging Andres na siya. Pangalan ng bayani. Hindi tumatakbo sa lahat ng tao. Huwag lang sa misis niya. Totoo ba ang kasabihan ang mga misis na matatapang? Hindi naman, no? Hindi naman. Konti lang, medyo lang. Okay, ito. Sino rito yung mga asawang lalaki? Taas nga po ang kamay. Yung lalaki na may asawa. Sige po. Yung mag-aasawa pa lang. Yung mga naihiyang magsabi sa may asawa na. O mga may asawang na naghahanap ng iba. Okay, sige. Ito usapang lalaki ito ha. Heart to heart ito. Ang mga asawa ay hindi sinasaktan. Ganyan, binamahal. Kaya mga asawang lalaki, sabihin nyo sa mga asawa niyong babae, huwag tayong sasaktan. Hindi niya tanahin sa... Kasi minsan, nakapanood ako sa TV, nagsusumbong kay Kitulbo, binugbog daw siya ng asawa niyang babae. Grabe ba na panahon ngayon, no? Babae na ang nambubugbog sa asawang lalaki. Grabe, meron mga ganito rito? So, sa magsunta pong mga minamahal, kung bakit hindi nakahuli si Apostle Peter at ang kanyang mga sama, sapagkat sila po itinawag ng Diyos para maging mga anak. Para maging mga tagapanguna. Kaya po kapag wala tayo sa kalooban ng Diyos, hindi magiging mabunga ang ating buhay. Walang mangyayari. Kagaya sa buko pahingay, parang yung mga bulsa natin ay mga butas. Kaya maraming Kristiyano, tanong ng tanong, bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? Kasi nga wala sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Bakit maraming, maging mga ngaral na kagaya nila Apostle Peter, bakit parang walang nangyayari sa buhay ko, sa buhay namin? Kasi nga po wala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Sabi nga sa akin ang tanaking kanina, pasaya ng pasaya. Pabuti ng pabuti, paapoy ng paapoy, at payaman ng payaman. Hindi sinabing pautang ng pautang. Hindi sinabing. So, ibig sabihin, nangyayari yan sa buhay natin kapag tayo po ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon. Kaya nakita po natin, all night long, naghirap talaga sila. Pero walang nangyari. Lahat po ng ating gagawing paghihirap nang wala ang pagsama ng Diyos at wala tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos, wala pong nangyayari. Pag-ilagay niyo ito sa puso't isip ninyo, huwag itong kalilimutan, kahit na ang ginagawa mo'y para sa Diyos at hindi yan pinapagawa sa iyo ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Ang dami yan. Sapagkat ang gagawin mo lamang para sa Diyos, yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng diktahan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng diktahan ng Panginoon. Lord, gusto ko pong maging apostol. Gusto ko pong maging propeta, ipangilista, etc. Gusto ko pong mag-business, gusto ko mapagtrabaho. Dapat tanungin mo ang Lord. Ito ba ang gusto ng Diyos sa iyo? Amen po ba? Kaya parang mga Israelita, 40 years in the wilderness, ikot lang ng ikot. Pero sa katotohanan, 11 days lang dapat.
sila'y nasa lupang Kanaan na. Anong problema? Sapagat sila'y wala sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Kaya ang mabunagin, ang ibig sabihin niya, gumit na ka sa kalooban ng Panginoon. Gawin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Huwag ang lilin sa kaliwa o sa kanan, ang sabi ng Biblia. Kinakailangan ikaw ay gumita, patuloy na gumita sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po may mga tinatawag na premature death eh. Ano yung premature death? Mga Kristiyano, mga mangangaral na namamatay ng maaga. Yun ay mga wala sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Pinipilit nila ang isang bagay na hindi naman pinapagawa ng Diyos. Kaya kinakailangan dapat tayo ay laging nagtatanong. At dapat tayo ay laging nagpapakonfirm. At kung tayo ay nagpapakonfirm, dapat magpakonfirm tayo sa mga bihasa. Amen po ba? Bihasa sa pagdinig ng tinig ng Lord. Bihasa sa pag-alam sa kalooban ng Lord. At sila mismo yung lumalakad sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na tayo ay pupunta ng impyerno. Ayaw ng Panginoon na unproductive ang ating buhay, unfruitful ang ating mga buhay. Ayaw ng Panginoon na wala tayong blessing, wala tayong promosyon. Ayaw ng Panginoon na gawa tayo ng gawa sa Kanya. Pagkatapos ang ating mga ginagawa na masusunog lamang. Kaya mapabasa po natin sa unang Corinto 3:7 at mga sumusunod na mga talata. May mga naglingkod daw sa Diyos na ang kanilang ginawa ay nasunog. Sapagkat ang kanilang ginawa ay hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, ang sabi sa Mateo 6:6, let your kingdom come and let your will be done. Let your kingdom come and let your will be done. Maghari ka kung paano ang naghahari sa langit, maghari ka sa mundong ibabaw nito. Kung paano ang kalooban mo masusunod sa langit, ang kalooban mo masunod sa mundong ibabaw nito. Kaya dapat hinahanap natin ang kalooban ng Lord ng mukha ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos ang ating mga ginagawa? Kalooban ba ng Diyos ang ating pinagagawa? At mga minamahal, wala po sa kalooban ng Diyos si Peter at ang kanyang anim na mga kasama sapagkat sila ay namuhuli ng isda na hindi naman sila dapat namuhuli ng isda na dapat sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Natagpuan ko rin ang sarili ko sa ganyang kalagayan dahil ako'y bago pa sa Panginoon. Nang tinawag ako ng Lord para magpastor, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya yan. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, nakakaalis yan ng ambisyon. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako karapat-dapat niya. At ako po'y nag-apply at nagtrabaho, pero wala akong kapayapaan. Ang puso't isip ko ay nasa paglilingkod sa Diyos at nasa pangangaral ng salita ng Diyos. At nang hindi ko na matakasan ng Diyos, ito ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gamitin mo po ako sa hindi ordinaryong pagkakagamit. Ayoko nang basta-basta lang na paglilingkod. Gamitin mo ako sa isang the best na pagkakagamit. And the Lord answered me, turuan mo sila at hikayatin mo silang maglilingkod sa akin. Sapagkat maraming na born again, hindi naman naglilingkod sa Diyos. At maraming na born again, hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoon. And in fact, hindi nga binibigay ng may katapatan ang para kay Lord. Alam niyo sa agawa, Jesus, si Cornelio, papalalangili na tao. At si Cornelio po ay mapagbigay na tao. Pero hindi sapat yun para sa pumasok ng langit. Ang kinakailangan niya ay maborn again. At ang kinakailangan niya ay maitama ang kanyang ginagawa para sa Diyos. At mga minamahal, hindi po siya namili. Pakisabi, hindi namili. Ang Diyos ang namili ng tao para mangaral sa Kanya. Hindi po siya umupa ng tao para mangaral sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon ni Cornelio, pumunta ka sa bahay ni Simon.
at nandun din si Simon. Ipakaon mo siya. At walang magawa si Cornelio kundi gawin ang mga bagay na iyon. At wala rin magawa si Pedro kundi sundin din ang pinapagawa ng Lord. Magamad nung unang bantulot si Simon Pedro. Sapagkat silang mga apostoles ay unang isinugo sa mga Hudyo at hindi pa sa mga hindi. Pero nung mga panahong yun, pinapapasok na sila sa mga hindi. At walang magawa si Apostle Peter kundi sumunod sa mga sinugo ni Cornelius. At hindi pa tapos ang pangangaral ni Simon Pedro na baptize na sila ng Holy Spirit. Kapag tamang tao ang dumating sa ating buhay na isinugo ng Diyos, tiyak mabibless tayo. Amen! Pero pag maling tao ang napapunta sa buhay natin, butas ang bulsa natin. Huutangan lang tayo. At uubusin lang ang blessing natin ng walang balik. Pero pag totoong linggot na Diyos ay sinugo ng Panginoon, pasaya ng pasaya ang ating buhay, pabuti ng pabuti, paapoy ng paapoy, at mayaman ng mayaman sa mga tuturuan tayo na gumita sa kalooban ng ating Panginoon. Pero kung magkaminsan ang gumita sa kalooban ng Diyos, hindi madali. Sapagat kung magkaminsan kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang ayaw natin. Tama ba? Tama. Misa po ano yung gusto ng Panginoon, siyang inaayawan ng misis mo o ng mister mo. Bakit ka magpo-full time, asawa ko? Eh kung magutom tayo. Nasagot ang Panginoon, gutom na nga kayo eh. Dahil hindi nagpo-full time ang asawa mo. Tao pa ba rito? Sabi nila, huwag po kayo malasaktan dito, huwag kayo magdaanit dito. Kung ayaw nyo tanggapin, ilagay nyo lang po sa gilid. Huwag nyo lang po muna itatapon. Alamunin nyo, na-open the full time eh. Nagsimula ako sa allowance na 10 pesos a week. Paano ka mabubuhay ng 10 pesos a week? Binata ka. Huwag tumaas, naging 40 pesos a week. Huwag tumaas, naging 90 pesos a week. Pero ngayon, yung lapipot allowance ko ang limit, unlimited. Amen! Pag ikaw ay gumigit na sa kalooban ng Panginoon, bukas ang langit, meron mga unlimited blessing! Parang ulang yan, sahod ka lang ng sahod. At para patunayan ko sa inyong totoo nga aking pinapangaral, silang wala sa gitna ng kalooban ng Diyos, mga apostolis, walang nahuli all night long. At nung kinaumagahan na ang sabi ni Jesus, friends, may nahuli ba kayo? Wala po. Anong sabi ni Jesus? Sige, muli kayong bumalaot at ihagis ang inyong mga lambat. Alam mo, this time, naging masunurin sila sa Panginoon. Sumunod sila. At nung sila po'y naging masunurin sa Diyos, nakahuli sila ng malalaking isda, 153 malalaking isda at hindi nasira ang kanilang mga lambat. Amen. Kung tayo lamang ay magiging masunurin sa Panginoon, ang kagalingan ay darating sa atin, ang himala ay darating sa atin, ang pagpapala, blessing, promotion, success, victory ay darating sa atin. At gagamitin tayo ng Lord, mag-delay. Hindi mo kinakailangan magpresinta ng magpresinta at ipagdultulang ng sarili mo sa kanila, ahabulin ka nila dahil ang Diyos ay sumasa sa iyo. Magiging matindihan ka. Kahit pigilan nila ang muli mong pagbabalik, babalik at babalik ka. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Kahit ano ang mapipigil nila para ikaw ay lumaki, patuloy kang lalaki dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Amen. Kapag hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa, sabi ni Jesus sa ating text kanina. Pero pag kayo ay nasa akin, mamumunga kayo ng marami. Amen. Hindi ko sinabing mamumunga lang kayo, sabi mamumunga kayo ng marami. So ilang nais ang ating Panginoon?
Kaya nung sila ay naghahagis ng lumat sa pagsunod sa utos ng Diyos, ang daming blessing. Tanungin mo ang Lord, ano bang kurso ang kuhunin ko? Sino ba ang mapapangasawa ko? Tanungin mo. Yung may timbul ba? O yung may blackheads? Ano bang business ang papasungan ko? Dapat tinatanong mo siya. Mahihibang bansa ba ako? Kaya yung anak ko eh, kumukuha ng engineering eh, 4 years na. Isang taon na nakagraduate na. Akalain mong nag-full time. Pinakiusapan ko, anak, isang taon na lang naman, itapusin mo na. Ayaw talaga eh. Andun, sama ko ngayon, nag-mission. Kakain siya ng luting makawa. Hindi mo sama kay pigilan eh. Wala tayong magagawa. Then parehas din kami ng kapalaran. Then ako rin ay nakagraduate. Then hindi ko rin nagamit ang aking pinagalanan. Sabagat ang kalooban ng Diyos ang siyang dapat manaig sa ating mga buhay. Amen. Bakit sila nakahuli ng mga ilang isla at 153 ang kanilang nahuli? Sabagat din ang utos ng Diyos. Kaya wala tayong magagawa kundi sundin lang ang utos ng Diyos. At ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi mahirap. Mahirap lang sumunod sa utos ng Diyos kapag ayaw natin. Kapag ayaw, mahirap pilitin. Pero kapag gusto, gagawa ng paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kapag gusto, gagawa ng paraan. Kaya ang nilanais ng Panginoon, gustuhin natin siya bilang Lord at Savior ng ating mga buhay. Ang nais ng Panginoon ay gustuhin natin siya. Nagkumita tayo sa Kanyang kalooban. Ano mo sabi na sabi ang Diyos sa tayong pagalingin? Sabi na sabi ang Diyos sa tayong pagpalain, gawa ng himala, i-bless, promote, paramihin ang ating blessing. Pagpalain tayo ng Diyos, ikipas sa ating inaasahan, gabitin tayo ng Lord mightily, effectively, in His final hour. Ang kinakailangan lang ng Panginoon ay bukas ang ating mga puso. Amen. Na kinakausap natin siya, tinatanong natin siya kung ano ang nais niya sa ating mga buhay. Eh, naalala ko nga nung nag-aaral yung anak ko, nag-iipon ako ng, actually, meron pa akong dalawang anak na nag-aaral ngayon. Isang third year high school at isang grade 5. Eh, nag-iipon ako ng tuition fee ng anak ko. Iniipon ko yung mga love gifts ko, mga natatanggap, mga allowance ko. Malapit nang mabuo. Akala ay wala namang sabihin sa akin ng Lord, anak, ilaglag mo na yun sa office. Sabi ko, Lord, di ba nga buo eh? Kaya ako nga pinapalaglag kasi hindi buo eh. Kulang yan, hindi mo rin maibabayad dyan. And this is a true story. Pagkatapos ko pong mangaral, may nag-abot sa akin sa likuran, buong pangbayad ng tuition na pinagkakas. Nakaroon ako ng bagong sinan. Anong sabing ganoon nung isang babae ko sa likuran, nakausap ko siya, nag-testify siya nung tapos yung gawain eh. Dumating ang offering time. Sabi niya, Lord, ito lang ibibigay ko sa iyo. Kasi pangkasarino ko ito, kinabukasan eh. May sasakyan siya. Sabi na, Lord, hindi, ibigay mo na yan. So kinabukasan, binigay siya ng Lord, sobra pa pangkasarina. Amen! Ang kinakailangan lang natin ay pagsunod. Pinaghirapan ba nila ang 153 large fish? Hindi po. Walang kahirap-hirap. Kaya para pumasok ng langit, walang kahirap-hirap. Hindi mo kailangan magpapako sa krus. Hindi mo kailangan magpenitensya. Hindi mo kailangan lumakad ng paruhod. Hindi mo kailangan kung ano-anong litanya ng buhay. Ang kinakailangan mo lang sabihin mo lang, Lord, patawad po. Ikaw na po ngayon ang aming Diyos, Panginoon at Ikapagtas. Pumasok na sa aming puso. Tapos na, para sa pasok ka ng langit. As simple as that. Ang healing, ang miracle, ang pagpapaan, ang blessing at promotion, hindi pinaghihirapan yan eh. Gigitna ka lang sa kalooban ng Diyos. Darating na yan. Amen po ba? Amen! Ang inaantok nga po yung pumalakpak na malakas. So mga minamahal, pag-akyat po nila sa Pampang,
Na, ito po, dito na po ako magwawakas. I'm almost done. Natapos na po ako, 2 hours na lang. Ay, po, tapos na talaga. Pagkakit na po nila sa Pampang, nagulat sila, yung mga isdang kanilang nahuli ay hindi nila kailangan para makapag-almusal dahil meron ng lutong isda para sa kanila. Alam mo, pag ikaw ay isang pinapag-evangelize ng Lord, huwag mo sabihin sa Panginoon, Lord, saan ako kukuha ng kaluluwa. Mag-evangelize kailang ang Diyos ang pahalang magligtas sa mga kaluluwa. Ang magagawa mo lang ay manalangin, mag-ayuno, ang Diyos ang sasagot sa inyong prayers. Ipatong mo lang ang mga kamay mo sa may sakit, ang may sakit ay gagaling sa kamagitan ng ating Panginoon. Mangaral ka lang at lalabas ang salita ng Diyos sa iyong bibig. Umawit ka lang, magagandahin ng Diyos ang boses mo. Kaya nga na isang babaeng yun, naging masunurin sa Panginoon na pinapaamit siya ng Diyos, ay hindi maganda yung boses niya. Hindi ko alam kung anong klaseng boses yun. Di ba meron tayong guardian angel, di ba? Ay yung guardian angel niya, dahil nga hindi maganda yung boses niya, nabibingi sa kanya kasi sinto-sinto. Sabi ng angel niya, umagandang langit, Lord, pagandahin mo na yung boses nitong binabantayan ko. Kasi pag hindi mo pinaganda ang boses nito, mababasa yung kilatang ko. Kaya ayun, pinaganda ng Panginoon. Nagkaroon siya ng angelic voice. Parang hindi paniwalaan ito. Parang hindi totoo, parang inuutulan tayo. Pero totoo kong lahat yan. Sumunod ka lang sa pinapagawa ng Panginoon. And God will make a way where there seems to be no way. Amen. He works in ways we cannot see. He will make a way for us. Amen. Pagkakyat po nila, luto na ang mga isda at ang sapit mag-almusal kayo. At huwag kayong mag-alala, may marka rin na yan. Amen. Ganito kabuti ang Panginoon. Amen. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, kahit sa kapupunta saan mang panig ng mundo, sabihin mo sa kanila, mabuti ako. At sinasabi ko sa inyo ngayon, mabuti ang Diyos. Amen. Nakita natin ang kabutihan niya sa mga apostol na ito. At ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon ay ang maging masunurin sa Kanya. Amen. At kung tayo magiging masunurin sa Kanya, walang mahirap sa mundong ibabaw na ito. Walang nanglulupay-pay at nanglalatak sa mundong ibabaw nito. Paapoy ng paapoy. Paganda ng paganda ang buhay. Paayos ng paayos. Mabuti ng mabuti. At payaman ng payaman. Pagwapo ng pagwapo. Pagwapo ng pagwapo. Sa mataas na yung loob. Dito lang yun. Saan na pong ibig ng tukoy eh? Kailangan natin si Jesus. Amen. Para pumasok ng lahat. Kailangan natin.